Okay, and we're back. BW Podcast, episode 38. Mm-hmm. What men really want in a woman? Ano nga bang hinahanap natin sa isang babae? Ano nga ba? Pag-usapan na natin yan. Sige nga. Eh, pero bago natin mag-ano, bago tayo mag-dig deeper dyan. Yep. Ano yung mga non-negotiables natin and negotiable natin? Yep. Sabihin muna natin anong context nito. Baka sabihin na naman eh. Sabihin niya, taas na standards nyo. Okay. Anyway, sa podcast na to, we will just talk about some are just our personal preferences. So, mm-hmm. We will have a personal bias in this content. Yeah. Ikaw, ano bang context mo dito sa what men really want in a woman? Ah, umpisahan ko na ba? Yep. Yeah. Yung background lang, context. Mm. Actually, contrary sa ano, popular belief, ano? Just like yung sa mga women, bro. Mm-hmm. Hindi naman talaga tayo naka-base sa... Na, sila pala, I mean. Hindi sila naka-base sa abs. Mga girls. Oh. So, ibibigyan lang natin ano, ng contrary. Or I mean, yung... Iko-contrast natin sa mga babae. Yep. Like, hindi naman sila naka-base sa ab, how rich the guy is, kung anong narating nila sa buhay. Yeah. Tayo rin as men are also looking beyond boobs. Summer bikini photos, by the way. Beyond. Sex appeal. We're looking beyond that. Beyond boobs. Boobs. I mean. Believe it or not, girls, there are a lot of guys pa na hindi importante sa kanila yung mga ganito. Yeah, yeah. So, by the way, the standards are two ways. Kung misat ko ano yung gusto mong standards sa iba. Exactly. Dapat yun din standards sa iba. I-apply mo na sa sarili mo. Pero hindi ko sinasabi, dapat yung boobs ka rin. Hindi natin alam. Meron na siya. Mahirap sabihin. Pero again, yung standards na hinihanap ko sa iba, ang context natin dito, sana meron ka rin nun. Sana meron tayo nun, di ba? So, like what we're always saying, be the one you're looking for is looking for. So, be the right one first. So, yun yung context namin dito. We're not just enforcing these personal biases namin or mga preferences namin sa mga... We're shoving it right into your throat. Sa mga babae, no? Yeah. And or also in this podcast, in this content, maganda rin ma-ano natin, ma-highlight natin. May role talaga yung attraction eh. We don't deny the attraction. Yes, may special role yan sa relationship. But, we pursue, but it should be beyond attraction when we pursue. So, kung wala namang attraction, we're not saying na, guys, patulan nyo. Hindi naman. Ano? Hindi naman sinasabi. But, open the possibilities kahit walang attraction. Kasi nga, we are looking beyond attraction. Although, attraction sa ano, very important piece. But we open our door for possibilities. Yeah, later on, pag-uusapan natin. Or sa next episode na lang siguro yung chemistry and compatibility. Ayong chemistry. And also, bro, in this podcast, I also want to say that itong mga standards na sasabihin natin is should withstand the test of time. So, sabi nga natin, time is the revealer. Time's the revealer. So may mga sabihin kami rito na, well, summer will not last. Pero yung mga non-negotiable namin, it will stand the test of time. At yung mga hinahanap namin mga guys. At hindi lang talaga yung for the moment, but it will stand the test of time. Kasi, well, to be honest flirting and flaunting will not keep a man. Yep. Yeah. Well, siguro sa iba, but for me, I mean, personally, you will not really keep a man on just personal attraction lang or personal physical appearance lang. It will not keep a man. Yeah. Kasi sooner or later, makakita yan ng mas maganda, mas malaki. Mas exciting. Mas bombastic. Mas adventurous. Oh, so hindi talaga sa akin lasting. It will not keep a man kung yun yung isip nyo. Pero, well, what we're saying here is dapat may healthy attraction din naman. Yeah. Yung boyfriend mo or girlfriend should be really into you. And it is not automatically mean he is idolizing you. Hindi naman porque talagang gustong-gusto ka niya. Yung mga sabihin namin mga gusto naming characteristics. It doesn't mean we're like idolizing you na. Yeah. Or objectifying. Or objectifying you. Yeah. We just appreciate it. We like it. We love it. But we look at you more than that. Yeah. Beyond that. Beyond that. So may ang point lang namin dito hanggang ano lang kami hanggang healthy attraction lang. Beyond that, obsession na siguro yun. So we always say increase your appreciation. But and lower expectations. Lower your expectation. Oh, baka naman hanap ng ano-ano. Kumusta naman yung sarili mo? Yeah. Diba? And also in this content, we should really lay down that attraction can follow our values. Hindi lang kung ano yung sikat, hindi lang kung ano yung uso. At pwede mo nang baguhin yung attraction ngayon. Pwede mo naman talagang yung nakaka-attract sa'yo, sa iba hindi nakaka-attract. So pwede naman mangyari talaga ngayon. Yeah. Based din yan sa values naming mga guys. Kung saan kami na-attract. Diba? Iba na-attract sa long hair, iba short hair.
sa ganitong weight, sa ganitong height. Pero again, it follows our values dapat. And beliefs. And beliefs. Yeah. And stand, of course. And well, we hope this content, itong mga sabihin namin, ano hinahanap namin sa mga girls, sana, women, will help you make a wiser decision sa relationship. O anong disclaimer lang, again, another disclaimer for this content, when we say this, ano hinahanap namin sa mga babae, we always ask ourselves, are you the one you're looking for is looking for? Yung standards ba namin na ginagamit din namin sa sarili namin? Pwede natin bagalan ba yan, bro? Ano are you the one you are looking for is looking is for? Looking for? Sa Tagalog, yung hinahanap mo ba, hinahanap ka rin? Ikaw rin ba yun? Kasi, well, to be honest, pwede mo ba talaga enforce itong mga standards sa iba, eh? Yeah. Pero hindi siya available sa'yo. You can do that. Right? But that's double standard. Pwede nga lang, parang unfair naman. Parang you're looking for a faithful, ikaw ba, faithful? Gusto mo ng yepoda, ikaw ba, opa? Yeah. Or gusto mo ng opa, ikaw ba? Yepoda. Yepoda. So, we're all in the journey. You know, we go someone who's in the journey as well. Kasi we believe naman lahat tayo, if really, kung lalo na, especially if you're pursuing healthy relationship, I think we're still on the process of pursuing healthy relationship. So, ito, mga kalalakihan, mga guys, ay mga ladies pa na sa mga nanginginig. mga ladies, ito yung mga non-negotiable namin mga lalaki. At least, may, again, sinabi namin kanina, may mga personal biases kami rito. Pero, bruh, bigyan mo ako sa non-negotiable ng isang man. Eto. I just want to, before natin sabihin yung non-negotiable, sige. I just want to share yung 80-20 principle, yun by the way. Sikat na sikat. 80-20 principle na yan. Again. Pero i-cover natin yung non-negotiable natin sa 80%, ha? And yung non-negotiable natin is yun yung 80% natin. Alright. And yung 20% natin is yun yung mga negotiable natin, yung mga pwedeng mawala. Hindi ako marami naman ng preferences, pero again, negotiable nga sila. Pero may mga non-negotiable na we will not really, ang tawag nito, hindi namin i-deny yun. Yeah, yeah. We will not compromise that. Well, if you're really a real man, we're standing for your belief. Alright, let's do this. Non-negotiable. Non-negotiable number one. Ito para sa akin, bro. Ano? Guys want someone na ano? She respect your leadership as a man. Leadership as a man? Of course, na-appreciate namin yung pagiging strong, independent woman mo. But at the end of the day, we want someone rin naman na you will support you at the same time kung may mga decisions, mag-a-ask siya sa'yo. Or crucial decisions, lalo na sa relationship, mag-a-asya sa'yo, maghihingin yung opinion mo as a guy. Respects as your leadership. Respects your leadership. Kasi nga, tayo rin naman, on the other way naman, we also respect their contribution sa relationship. Or support. Support. Ako, ito. Bigyan mo sila po. Ito, noble character. I mean, character. Noble character? Oo, siyempre. Beauty kasi. Sabi nga natin, queen attracts a king. Diba? Or a king attracts a queen. So may character talaga eh. Ito na negotiable talaga yung GMRC nito. Okay dapat eh. Well, you can tayo mga guy, nasa-sense na natin kagad yan sa mga first 3 dates pa lang. First 5 dates, 7 dates. Lumalabas na. Beyond the filters and the photos and the her TikTok videos. Yeah. Makikita na natin yung character mga first 7 dates pa lang, 2 dates. And part ng character niya is dapat single. Dapat si Nomar. Ano yung hanap namin? Anong hanap namin mga lalaki? Single, siyempre. Single din. Ay, hindi. Pero may maraming gusto maghanap ng mga single mama. May mga bagong ninja moves na nakita lately. Gusto nila yung mga vulnerable na single mom. Tapos ini-exploit nila ngayon yan eh. Pinapa-fall nila. Kasi parang dating nila sila yung savior. Anyway, tigilan yung mga single mama. We highly respect those women. They are fighting a hard battle tapos nininjahan mo na naman. Dahil lang ito ka, savior, kunyari. So again, noble character hinahanap namin sa isang babae. At may single, may character. Yung character na yun, it multiplies her beauty. And later on, pag-usapan namin beauty. Pero sa akin, ito, non-negotiable ko ito. Pag walang character, maganda. Maganda lang. I appreciate the beauty, pero maybe not. We're not, we will not last long. Yan, non-negotiable ko yung... Ito pang isang non-negotiable ko, bro. Ano? We want a woman na
we can be comfortable with. Ah, yes. For example, for like sinasabi na ba, first date, second date, third date, of course, we are a best foot forward. But siyempre, then, pag later on, we want somebody na, hey, pwede rin naman kaming ano, ipakita ng flaws namin, your weakness namin, na hindi kami takot na ma-judge, or hindi kami takot na bigla ka na lang aalis dahil nakita ng flaws namin. Like, may buni kami sa noo. Oh, yeah, no, dapat na. Comfortable kami. Kung gusto mo mag-cosplay, dapat comfortable siya sa pag-cosplay mo. Ano bang cosplay yan? Depende siguro sa cosplay. Eh, trip niyang maging Pikachu siya. Yeah, pwede. Siguro, cute. Cute lang eh. Mm-hmm. So, non-negotiable mo yan. Ito, non-negotiable din na mga lalaki. She knows her worth. Mm-hmm. She's worth far more than boobies. Ito yung meron siyang healthy self-image. Mm-hmm. Yung kilala niya yung sarili niya. Mm-hmm. Hindi rin mababa yung tingin niya sa sarili niya. Mm-hmm. Healthy nga yung self-image at authentic. Real. Kung you get what you see. Oo. Kung ano talaga siya, yun talaga yung ilalabas na sa'yo. What you see is what you get. You see. Oo, yung parang ganun nga yun. So, she knows her worth. Hindi yan nagbibigay ng discount na parang 3-day sale. Mm-hmm. Eh, unless, kung gusto lang mga guy, fling. Yeah. Eh, gusto nila yung mga babaeng nakikipag-compromise din sa work pupunta nila. Oo, pero kung kaming guy na talagang for serious relationship, eh, we know, we're looking for someone who really knows her worth. Mm-hmm. Na hindi niya ka-compromise yung, ano niya, yung value niya sa person. Mm-hmm. Yeah. Ang isa pang non-negotiable namin is, we want a woman na may buhay rin outside the relationship. Oh. Yeah, of course. Yeah, 6 months. We know. 6 months, 1 year, ayan yung parang honeymoon stage eh. Pero pag lumagpas na yan ng 1 year or 2 years so, is doon na nagkaka-boredom na, wala na excitement, wala na bago. That's the time na doon na lumalabas na importante na meron kayong buhay outside the relationship. Like a hobby or a passion that you're pursuing. Find a hobby before finding a hobby. Yeah. Find a life before finding a love life. Love life. Well, to follow through on that, gusto rin nating mga guys, ng mga men, yung strength and dignity ng mga babae, di ba? Mm-hmm. Yung may lakas. Hindi naman physically lang to. Although pwede, physically. Oh, pwede. Suntukan kayong dalawa. Suntukan. Magsapakan kayo. Mm-hmm. Pwede naman. Mm-hmm. Pero, layari ka. Mm-hmm. Makakasuhan ka sa women's desk. Sa akin din ang papakita sa'yo yan. So, yung strength and dignity, what I mean, may vulnerability pero guarded pa rin. Yep. Hindi yung sell-out ang tawag nila doon, parang pabenta masyado. Mm-hmm. So we want parang giveaway. Parang giveaway. We don't want that unless naghahanap ka talaga ng giveaway itong mga lalaki. Mm-hmm. But for a committed and serious relationship, yung may strength and dignity, part nito yung ano eh. Yung honest siya sa past niya, hindi siya nahihiya. Mm-hmm. At tanggap niya rin yung past mo. Pero depende ah. Depende siguro. Usually kasi nasa level ng relationship niya. Hindi niya lahat i-open yan. Basta-basta. And kung tatanungin lang naman niya, then that's the time na pwede mong i-open. Pero kung hindi naman tinatanong, wag na, pag-awayin niya lang. Hindi nga, depende na sa level na rin ng relationship niya yung amount na pwede niya i-open. Mm-hmm. Alam mo, first date pa lang, by the way, addict pala ako sa porn, baka magaganon ka bigla eh. Tatakbo yan. So, pero ayun, yung strength and dignity, part pa rin ng story niya kasi yung past eh. Mm-hmm. So, kailangan tanggap niya yun, saka ikaw tanggap ka rin niya. Mm-hmm. But, at the same time, ito ah, part ng pagiging strong is she can correct you privately and she affirms you publicly. Mm-hmm. Again, ulitin ko, we are looking for this kind of woman who can correct us privately but affirms us publicly. Mm-hmm. The same time, parang pareha siya ng protect him. Yeah. Protect him in private, protect him in public, correct him in private. On the other way around. Yep. Ikaw, ano pa yung mga non-negotiable ng mga lalaki? Non-negotiable pa natin as guys is we want a woman din that she is taking care of herself. Mm. Like yung sinabi mo kanina, yung strength niya, kung sino talaga siya, character niya. Mm. Now I'm saying is, it's like physically. Like for example, naghihilamos rin naman, nagde-deodorant rin naman. Pero sa cultural, may ibang culture hindi nagde-deodorant. I'm just saying, sa culture natin dito sa Pilipino. Of course, mga dalagang Pilipina, gusto rin naman natin. Ano mo pa rin? Ganyan. Kasi pa rin, nung napunta tayo sa Africa, kailan lang nandun kami dyan. Hindi na natin papangalanan yung bansa. Wag na. Papunta nung, ulit ako dyan eh. Nung sumakay kami nung elevator ba yun? Mm-hmm. Talagang nanununtok eh. Nagmantsa sa isipan namin yung Sumampal sa amin yung amoy eh.
Sabi namin, eh, sa culture nila, oh, yun, pero sa atin, mukhang hindi natin kakayanin yun. So we want a Filipina rin na at least, yeah, presentable, mabango rin naman. At least yung nagsusuklay, ganyan. It's not negotiable for us. Dalagang Filipina. Dahil she takes care of, ano, she take care of herself. Yeah. Ako yung ano negotiable ng mga men, eh, personally din, ah. Investor sila. Investor? Oh, yung ibig sabihin, financially maturing, financially wise. At alam nako, lagi nating nakikita, 'di ba, yung mga women. Pag may ako ginajudge kasi ng iba eh, no. Mga babae daw talagang mahirap lumaban sa Miniso, Daiso at saka Watson. Mga anong pera 'yan, 'di ba, pag nasa mall? Kahinaan daw nila 'yan, pero hindi namin nila lahat. May mga meron lang na nakita sa CCTV. Diyan madalas tumambay. Lalo na may footage po kami. May footage yung mga pwede namin ma-access yung mga CCTV footages na 'yan. Lalo yung mga na-stress, nakipag-break up, dadaan dyan. Sa akin, Miniso, napad, Mimiso. Miniso, Daiso, Miniso, Watson. Bibiso. Basta may so sa may dulo. Kahinaan yan. So, na-negotiable ano naman, pa? Guys. Investor din sila. Ng time, ng talent nila. At na, of course, ng money nila. Saka, alam mo, ayoko, bihira na rin to, pero na-negotiable talaga ng lalaki yung street smart or wise. Eh. Oh, street diba? Wise, right? So, street smart. Oh, street smart. Oh, yeah. Hindi mo maiisahan basta-basta. Kaso pinapol mo lang, yun lang. Naisa, doon mo naisahan. Doon mo naisahan nung pinapol mo. Hindi, magaling ka lang talaga magpapol. Yeah, pero street smart naman talaga yan. Saka na-negotiable natin mga guys. Isahin ko pa. Sige, diretso mo na. Yung may respect sa pamilya. Ayun, yun. Ayun ang sasabihin ko sana. Oh, sige, and bakit mo gustong, ba't na-negotiable mo? We want someone rin, or a woman na respects her parents and good sister to her siblings rin eh. Oh, bakit? The reason behind that, because of course, kung hindi niya nirerespeto yung parents niya, yung mga kapatid niya, nako. Anong gagawin Umanda niya ka. Sa pamilya mo? Umanda ka. Oh, pamilya mo, sa parents mo, sa mga kapatid mo, even sa magiging sa future family mo. Pagbastos ng bibig niyan sa pamilya. Pasmadong bibig niya sa pamilya pasmado. Mo. Sala sa init, sala sa lamig yan. Sana magbago. Sana. Kasi ikaw naman. Lahat naman. Ay, may chance lahat naman. Kaya. Depende rin sa leadership mo yan. Oo. Saka kung gusto niya. Yeah. Saka, ito ah, sa mga guys, ako personally ah, medyo may value sa akin yung hindi nagger eh. Well, she can express. Kasi draining yan eh. Okay. Yeah, it's well, draining. I'm not saying na you don't express your anger, your frustration. Hindi naman nagging yun eh, di ba? Pero iba talaga pag nagger yung babae. Kahinaan. Kahinaan ng lalaki yan. Kahinaan. Marami bibigay dyan mga lalaki, nasisiraan din ng bait. Kaya ayaw na rin namin yan. Dagdagan ko lang, yung pagiging ano rin, moody. Like for example, is maghanap ng creative ways para ano, humanap ng pag-aawayan nyo. Medyo nakaka-stress yun. Ayaw namin stress na rin, oo. Siguro sa iba, trip nila yan, sa umpisa. Oo. Hindi, sa una, sweet pa kasi yan. Yung mga ganyan-ganyan. Kaya naghahanap na ng pag-aawayan. Oo. Pero so later on, it will not sustain. Alright, meron ka pang non-negotiable? Sabihin ko wala pa. Wala pa tayo sa negotiable. Ito, non-negotiable namin yung, hindi lang faith, but also love for God. Alright. She will not compromise her faith or love niya kay God. Kasi imagine mo to. Merong love for God. Oo, meron siya. If she does not love Jesus, she will not love you. Kung wala siyang conviction about her faith, what made you think na maano, kumbaga pagkakatiwalaan ka namin. Kung kinompromise mo yung most important thing sa buhay mo, kahit ano yan, kahit ano pa, kahit anong belief yan, kung yun ang most important sa'yo, tapos kinompromise mo, para lang sa guy, we will not trust you. The perfect representation ng love kasi is Jesus. Oo. Eh guys, ha, ito lang tip ko sa inyo. Ha. Kung may mga ladies kayo na willing compromise yung stand nila, yung conviction nila for the truth, oh man, you're in trouble. Yeah, yeah. She will not be faithful to you kung dun pa lang kay God, kay Jesus, hindi siya faithful. Or kung ano mang sabagay siya. Or passion. Kung ano mang passionate siya sa life niya, tapos kinocompromise na yun. Yun yung pinaka-importante bagay sa kanya, tapos willing siya i-compromise. Yeah. Medyo nakakaduda. Nakakaduda yun. Alright. Meron ko ba natitira dyan? Ako and, na, itong last ko na lang na negotiable, ano ba, supportive. We want someone in, we want a woman who's supportive sa lahat ng ginagawa. Not necessary sa lahat, but at least yung mga
crucial na bagay or mga bagay na importante sa amin. Hindi naman niya kailangan mag-participate. Hindi naman actually. For example, basketball game lang, hindi naman siya necessary. Laging nandun. Meron pwedeng siguro pumunta siya sa finals or even sa mga thesis defense mo. Pwede kung magka-campus kayo, pero kung hindi naman, hindi siya papasokin ng gwardiya doon. Mm, or something, so something na sobrang importante sa iyo. Appreciative, yeah. Oh, hindi mo kailangan na lagi nandun. Alright. So, ay, meron ka bang non-negotiable? Non-negotiable ito, sex. Huwag na tayong mag-ano dito. Lokohan pa dito. Lokohan. Pero ano talagang, guys is looking for sex din. Talagang kailangan ng mga lalaki yan. Pero ito i-contextualize yan. I-contextualize natin. Okay. Dapat open tayong mag-usap about sa ganito. It's a thing of beauty. Sex is really a wonderful gift to us. It's a wonderful creation, by the way. It's a wonderful gift, a wonderful creation, biologically, spiritually, physically, wired. Emotionally. We guys really like it. Love it. Yeah. By the way, halos masiraan sila ng bait dyan. So, pero ang context natin context ito, it's you put the relational component before the sexual component. Exactly. Kasi again, sex will not sustain a relationship. Mm-hmm, mm-hmm. Hindi kami mababag-stay niyan. Hindi mag-stay. Sa una lang yan. Yeah. Magiging passionate sa umpisa pero it will not keep a man. Yep. So, but again, hinahanap to. Important ito, especially if you're going towards a committed relationship. Ba ang committed relationship? Eh, marriage lang naman yun. Mm-hmm. Unless, sinesell out mo yan. Mm-hmm. Diba? Well, I'm not judging you, pero, again, I just want to remind you, girl, you cannot keep a man. Yeah. Sa sex lang. Pero we're looking for it. Mm-hmm. I mean, I'll be honest. Mm-hmm. Yeah. Lahat naman tayo. Diba? Pero put the relational component before the sexual component. Yeah, yeah. Crucial yun. So, yun mga non-negotiable namin. Kung meron okay. Meron pa kayo, share nyo lang later. Oh, pero ito, mga negotiable na lang ito. Tirahin natin sa mga negotiable. Ito yung mga wishlist lang naman namin ito. Pag sinabi mo negotiable, tama wishlist. Yeah, wishlist. Pwedeng baguhin. Pwedeng mawala. Pwedeng mawala. And parang bonus na lang pag meron. Bonus. And sobrang ma-appreciate na kayo meron. Magbigay ako isa, bro. Oh, ano? We want a woman or negotiable to sa amin pag... sana she is exciting, spontaneous, adventurous. Of course, we want someone rin na out of the blue, so surprisahin ka, or out of the blue, iahag ka na lang sa likod. Surprise! Surprise! Break na tayo! Pero that's negotiable for us. Ano pa mga negotiable mo, bro? At ito, negotiable naman sa akin. Yung magaling magluto or... Iyon! Or magaling kumain. Oh. Sige na, kung di ka magaling magluto, basta magaling ka kumain. Basta kaya mo ubusin, ha? Kasi pag magaling, hindi yung takaw tingin ka lang. Kasi pag magaling kumain yan, kahit ano luto ko, kakainin din naman. Pero sana magaling magluto. Wishlist ko yun. Wishlist. Magaling magluto. Yung hindi yung adobo, lasa sinigang. Yung sinigang, lasang tinola. Ano bang wishlist mo niya? Meron pa ako dito. Yung may hidden talent. Yung hindi mo akalain, ang galing pala kumanta. Ang galing sumayaw or ang galing gumawa ng paso, mga ganyan. Wow. At least para someone to be proud of. Artistic. Proud of. Artistic. Negotiable namin to. Ikaw ba, bro? Clingy, pero... Hindi parasite. Yun! Okay lang maging clingy. Sweet din yan eh. Pero hindi naman yun to the extreme. Pero negotiable to. Yeah. Negotiable. Pero natutuwa tayo minsan dyan sa clingy. We feel love. Pag ganyan. Clingy. Pero again, may ano yan. Huwag yung extreme na parasite ka na. Uh-oh. Emotionally parasite. Kung baga papasok sa trabaho, ikaw parang ang kitchen dyan. Oh, so iba rin yung clinginess na yun. Mm. Ito pa. Ito, negotiable din to. Pero for the guys, other guys, crucial sa amin yung age proximity, ibig sabihin? Ano ba, 10 years, 7 years gap ba yan? Yeah. Negotiable naman yan. Parang Big Soto, ano yan, diba? Pero ang sinasabi namin dito is dapat negotiable siya, pero at least nasa same kayo ng level ng maturity. Proximity mo rin. Yeah. Baka naman kasi hindi na age gap yan. Generational gap na. Hindi ka na makarelate sa mga kwento niya. Exactly. Alam mo ba nung panahon ng Japan? World War III. Ito pa lang. Huwag naman sana. Ay, age proximity, pero negotiable yung age gap. Pero sana huwag generational gap. Negotiable ko pa is... nag-excel sa career. Not necessarily, pero at least, di ba parang natutuwa tayo like, wow, nag-excel siya sa career niya. Uh-huh. Or minsan may mga guys rin na insecure dito. But most of the guys is natutuwa talaga. Yung mga matured guys, ha? Uh-huh. Is natutuwa sila pag nag-excel rin sa career yung girlfriend niya. Or queen attracts a king. Exactly. King attracts a queen. Ano pa negotiable? Ito, negotiable. Ito naman kasi medyo, bias or sige personal na, preference to. Sexy. Yan. Sexy. Alam mo kami nung gusto namin SSS, 'di ba? Sweet, smart, sexy. Sexy na yung may modesty. Yep.
modesty is the real beauty eh. Diba? Yeah, hindi yeah. naman na lang gorgeous on the outside pero hollow on the inside. Hindi lang puro giveaway na yung... Pero for me, ah, pwede pa rin maging modest kahit sexy or yeah. appealing. Yeah. Oh, so physically sexy. Again, based naman sa taste ng mga guys. Mm. Iba kasi okay sa kanila yung ganitong size sexy for them. Mm. So, negotiable tong word na sexy. Pero oh. may point ako rito yung modesty nga. Yeah, yeah. Oh. Ladies, ah, don't get us wrong. We love the sexy ano, pero depende rin sa pagdadala yan eh. Like we appreciate every shape there is. Depende lang sa appreciation ni guy, ng level ng appreciation ni guy. Ako kahit ano shape ng boxingero, okay lang. Mas kulang cool LeBron James parang ganyan. Kasi personal taste din naman ng beauty saka yeah. well, and to say the truth, it will not last. It just siguro it's a matter of 5 years, it will really change. Lalo na pag nagbuntis ng anak, 'di ba? Nakita natin nag-iiba. Yeah, yeah. So hindi namin diyan solid nilalagay yung ano namin judgment. So a real man is not looking for the most beautiful women in the world, but for the woman who will make his world the most beautiful. Yun. Kasi remember guys, mga ladies, a charm is deceptive. Aha. And beauty is fleeting. Pero yung character talaga, it will really stand the test of time. So kami, kung ganun yung sarili namin, we're looking for a character, yun din hinahanap namin sa iyo. Yeah, yeah. Diba? Ilan pa negotiable namin is, nata-turn on kami pag mayroong extra curricular. Like, wow. Nagbo-volunteer sa ako. Like ito, recently, volunteer. We have yung nangyari sa Davao, sa Mindanao. Oh, yan, is nagbo-volunteer siya, nagbibigay siya. Big turn on sa amin yan, mga ganyan. Yeah. Ano pa sa'yo? Negotiable mo, bro? Ito, negotiable ko naman ito yung virgin. Redeem. Redeem? Pero ano man point ko rito? Sana virgin, di ba? Pero kasi sasabihin nila, ikaw ba virgin ka ba? Oo. Kaya nga, wag ka double standard. Okay, hanap ka ng virgin. Oo. Okay, kung nga, hindi ka na virgin. Exactly. So sa akin, negotiable na ito. Pero sana. Yeah. Sana lang, di ba? Yung kayo mga guys, eh, alam ko naman, importante rin sa inyo to. Pero again, kung talagang mahal mo naman, then tanggapin mo na yung nakakaan niya. And huwag kang double standard. Ha? Kung hindi ka naman virgin na, huwag ka na maghanap. Ang mahalaga naman yung na-redeem na, yeah. spiritual redeem. And kung virgin ka naman talaga, kung mahal mo talaga yung girl, tatanggapin mo naman. Part yan ng pass niya eh. Kaso, ano daw part yung virgin? Anyway, next. Ano ba negotiable? Ito may negotiable ba ako dito? Negotiable sa akin nung ano, reaching out to your friends and parents. Not necessarily na talagang intentionally siya, pero at least, ipag ano, meron siyang initiative na ipag-reach out siya, na ipag-usap, lalo na pag pumunta kayo sa bahay niyo. Negotiable naman. At least, that's negotiable. Uh-huh. Ano pa sa'yo? Meron ka ba ito, dyan? Ito, negotiable naman din to. Person to person. Proximity. Location-wise. Location. Geographically, Dubai. This challenge. Kung mga taga-Dubai, gusto na taga-Dubai din yata. Eh. kasi may mga guys, talagang hinahanap nila sa babae, yung mga within the proximity. At least malapit. Accessible. Accessible. Yun naman, negotiable. Negotiable yan. Negotiable naman yan. Kung kaya mo i-LDR, i-LDR mo. So again guys, we just wanna say, disclaimer lang, no? This is not why we're looking for women. Pero again, we can look for these standards or yung mga hinahanap namin values. Kung sa sarili namin, eh, nakikita rin namin to. Pero kung wala sa sarili namin to, of course, it's really hard to enforce this to others. So kaya, kayo mga guys, tayo rin guys, apply muna natin sa sarili natin to. Again, nasa, you be the right one. Yeah. Ang masasabi ko lang is, just like kayo mga babae, ayaw nyo ma-objectify just to fulfill the fantasies of men. Kami rin, guys would really appreciate it if women appreciate the potential in us. Na hindi naghahanap ng finished product. That's a key word. Hindi kayo naghahanap ng finished product from us. Example, sobrang successful na, he has everything, etc., etc. Na you will love us even though we're still in the process. We're on the journey. You will help us bring the potential in us. Parang point pa rin kasi we're on a travel, on a journey, exactly. Diba? Papunta tayo sa isang destination. And ang point nito is, are you going with me? Or do you want us to go together? Diba? On that journey of development, of exploration. So, well, isa pa rin naman, yung beauty kasi nare-redefine na yan ng society. Puro physical na lang eh. Oo. Very few. Although di man din sinasabing hindi importante yun. Of course, still important. We love it. Na-attract kami physically. Pero again, it will not stand the test of time. It will not keep a man. Beauty alone will not keep a man. Okay, we're looking for a character, yung chemistry. Yep, compatibility. Compatibility with the women. Bro, ito lang closing ko. Sige. Actually, I've talked to some of the successful guys we know. Yep. And they told me their secret. Ito secret nila. That is look for a woman that will be there
through buffet and adobong sitaw. Ah, like, through hard times. Through hard times. To thick and thin. Thick and thin. Hard times and good times. Oh, through buffet and adobong sitaw. Love it. Well, I hope, ladies, nakatulong sa amin, sa inyo to. Ano yung mga hinahanap namin, mga non-negotiable. Sana. Yeah. And tell us more. Send us a message. And give us a comment sa iTunes podcast. And subscribe on YouTube and hit that notification bell if you like our podcast. Alright? Okay. See you. Bye-bye. Yeah, bye. Bye. Well, kung nagustuhan mo yung episode na to, please like us or give us a rating on iTunes and comments on iTunes and also on YouTube. And subscribe and hit the notification bell. If you don't want to miss out sa mga bagong episodes namin, hit that notification bell right there. Thanks. Bye-bye. Bye.